mga kaunusita, nandito ako sa bahay at ititesting ko na po ang regalo sa akin nitong Pasko. Ang tawag ka dito, ito yung coffee maker at cappuccino maker. Ito po ang unang i-start ko. Ayan po. At parang ayaw magsindi. Hindi kasi nakasaksak. Ay, hindi po pala nakasaksak. Ngayon po, ipipindutin ko na po dito sa center. Ayun po, nakauna po. Yan, ibig sabihin naka-stop na siya. Ibig sabihin, mainit na yung tubig niya kasi ginamit na natin kanina. Yan, lalagyan ko po ng punong kape. Pero hindi po ito sinisiksik ng gusto. Kumbaga ay pa-flat siya. Pa-flat lang po ng konti. E, ganito lang po. Flat lang. Bago. Linisin mo yung gilid. Ah, lilinisin po ang gilid. Oo, siyempre. Yan lang, sabi ko, flat. Flat? Hindi pwedeng kawang kasi pag kawang siya, bubula. Flat, hindi tutusok eh. Flat. 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 I-flat mo lang siya ng kutsara. Ah, ganun lang po. I-flat mo, flat. Flat. Ayan po, flat po. Okay, linisin mo yung gilid. Ngayon, ilalagay mo siya. Kaliwa muna bago paka paharap. No, no, kaliwa muna pa ganun. Salatin mo yung ilalim. Sushoot mo. Ayun, nasyot na. Kailangan, shoot na shoot yung tatlo ha. Hindi pwedeng hindi. Kasi hindi yan, i-eat-coat. Ipapaganito ba? Sa gitna lang, oo. Sa gitna? Paganito. Okay. Mm. Naglagay ka ng dalawang tatsi na. Pero, sagad na yun? Okay na, okay na. Hmm? Lagyan mo ng dalawang tatsi na. Ah, sige. Ito rin po, mga kaunang sipag, yung regalo rin po sa akin ng aking anak na si Donna Marie. Ito po, i-ready na po natin. Hindi ba yata po nakaayos ah? Kami yung butas. Ayan, okay na okay po ito. Oh, sige, ngayon, itong pipindutin mo. Ah, pipindutin po natin automatic mga... Automatic yan. Automatic po pala, hindi po post na konti na ganito po. Pak! Ayan po. Dahil mahilig po magkape si Unang Sipag, gusto niya po kasi kape Italiano eh. Ayan po, yan. Automatic po yan. Bakit pa pakita mo yung ilalim mo? Talagang... O yan, tumulog na siya. Sipin, ready na siya. Pwede mo na siyang inumin. Siya hindi nag-aasukal yan si Unang Sipag. Siyang lagok lang yan, napakasarap na sa pakiramdam niya. Ang feeling ko po sa mga tumataas po ang sugar, pwede po kayo magkape, pero wag po ninyo lalagyan ng asukal. At depende rin po sa advice ninyo kasi mayroon nag-advice po ang doktor na pwede po kayong maglagay ng konti yung soker o dekana. Yung sa tubo po yun, parang natural. Pero ako hindi po talaga. Never po akong mag-asukal. Ganito po ang aking, napakakunti lang po nito. Isang lagok lang. Isang lagok lang po ito pero swabing-swabing po ang lasa. Talagang napakasarap po ng kape Italiano. Bali sa Pilipinas po, may yung kape sa Pilipinas. Barako. Barako po sa atin. Ganon din po ito. Kaso nga lang, iba po ang pagagawa. Kasi may tubig po na marami sa atin. Meron din po kaming kapihan sa amin sa Mambuyo po. Kaya alam ko rin po yung ganito, yung kaping ganito. Kaping barako po kung tawagin. Kaya gustong-gusto ko po nito kape na to. Napakasarap po ng kape Italiano. Okay ba ang regalo? Thank you very sa'yo? Much po sa nagregalo sa akin nitong ng anniversary. Regalo ko sa iyo. Regalo sa akin ang aking unang ginang coffee maker po. Thank you very much. Maraming salamat, amore mio. Hello, mga kabayan. Ito po ang unang ginang. Papakita ko lang po sa inyo ang regalo ko kay Unang Sipag noong anniversary namin. Hindi lang namin na-unbox kasi isinabay ko nung Christmas party namin dito sa bahay. Ito po siya yung Macchinetta di Caffè Italiano. Papakita ko sa inyo kung paano siya i-operate.
kasi hindi nila alam gamitin, ako lang nakakaalam. Kaya binidyo ko para pa, para pag wala ako dito sa bahay, panonoorin lang nila yung video, malalaman nila kung paano gamitin. Naka-prepare na po ako ng kape, nilagyan ko na po ng kape ito. Ngayon, tumigil na rin po yung ilaw dito. Ibig sabihin, mainit na yung tubig. Ngayon, pipindot ka dito para napindot ko ba? Yun. Kailangan pala tutunog siya. Pag tumunog, ibig sabihin, pwede na, aandar na siya. Lalabas na ngayon yung kape dyan. Makikita nyo lalabas. Dalawang tatsi ng kape ang ating ng konti. Oh, automatic po siyang hihinto kasi hanggang doon lang po kasi ang Italiano kape konti lang kumagkape. Ganyan. Wala pa sa kalahati oh. Kita niyo. Lalagukin lang yan. Lalagukin lang na ganun. Oh, ngayon, magpe-prepare naman tayo ng cappuccino. Magpe-prepare naman po tayo ng cappuccino. Ito po, yung tasa. Lalagyan po natin siya ng gatas. Mga 1/4 lang po. Yung malapit magkalahati. Kasi mapupuno siya mamaya eh, pag bumula na. Ngayon, lalagay ko yung isang tatsi ng kape, ilalagay ko dito, imimix ko siya. Ayan. Ayan. Papasok ko siya dito, oh. Yung tube niya. Ito yung pinaka magmimix sa kanya para maging cappuccino. Ipapasok ko siya dito. Lalapit kong ganon. Para hindi ako mangalay. Dahil hawak ko ang cellphone. Okay. Ngayon, dito mo siya ngayon bubuksan. Ito, pipihitin mo to. Yung nasa gilid. Pipihitin mo siyang ganyan. Tapos, ito, pipindutin mo to. Ito ba ito? Ito, ayan. Pipindutin mo itong kanan, yung dulo. Ayan, magiging red siya ngayon. Ayan. Yan po yung pinaka lalabas ng hangin. Magbabafor lang siya dyan. Para paiinitin yung gatas na may kape. Kaya cappuccino. Ayan, makikita nyo siya. Unti-unti siyang bumubula. Masamaan nila siya. Bababa ko lang siyang konti kasi pumupuno na eh. Kita niyo siya. Paborito kasi ni Donna yung cappuccino. Tuwing lalabas kami, pupunta kami sa bar, magka-cappuccino kami ngayon. Oh, may cappuccino na sa bahay. Oh, diba? Yan po ang regalo ko kay Unang Sipag. Kasi po, mahilig siya magkape. Lagi siya nagkakape. Pupunta siya sa labas, bibili ng kape sa isang tasang kape na ganyan. Sayang din yung kanyang bibili ng kape. Tsaka talagang nakaka-addict ang kape Italiano. Kahit may mahilig, kahit nagkakape kami ng Nescafe, hinahanap-hanap pa rin namin yung kape Italiano. Kasi yung bang isang tasang ganito, isang kalahating tatsi na lalagyan mo ng konting asukal, kausan lang po lang na ganyan, okay na, ang sarap sa pakiramdam dito. Kaya ngayon, eto na, puno na po siya. Okay. Ngayon, papatayin natin siya dito kung saan mo siya pinindot na gano'n. Tapos, papatayin mo siya dito ngayon. Okay. Pero dapat, pagkatapos mo siyang gamitin, kailangan lilinisin mo agad siya. Okay. Kukuha ko ng pamunas. Pupunasan mo agad siya kasi hindi pwedeng matuyo yung gatas dyan. Magbublokato, magbabara. Ngayon, ibabapore natin ngayon siya. Kailangan ibapore mo siyang konti para malinis yung loob. Kasi hindi mo naman pwedeng malinis sa loob yun. Pipihitin mo ngayon itong nasa gilid. Pipihitin mo ulit itong nasa gilid pang bapore siya. Tinan nyo.
magbabapor yan. Ilalabas niya lahat yung dumi sa loob. Okay. Malinis na siya ulit. Ayun, kung tapos na kayo magtimpla ng kape, pwede niyo na siya patayin dito ulit. Para hindi sayang kuryente. Kasi yun, bubuksan mo lang para uminit yung tubig. Pero pag hindi ka magkakape, patayin mo na agad. Okay, ciao ciao! Lagyan po natin siya ng konting asukal. Yung aking cappuccino ginawa kanina. Para po, iinumin ko po siya para malaman ko kung gaano siya kasarap. Oh. Gantong ganto, pag iinom kami ng cappuccino, nagkakaroon kami ng bigoteng puti. Nung baby pa si Marisol, pag pupunta kami ng bar pag Linggo, galing kami sa simbahan, magkakape kami, kape kay unang sipag, akin cappuccino, kay Marisol cappuccino, tapos kakain ng konti. Okay. Cheers! Ate, masarap. Ang init. Magkapuccino po tayo. Hello! Don't forget to subscribe and leave a comment. Unang ginang, unang sipag po. YouTube channel ng unang sipag po ito. Ginamit ko lang po sa clip. Grazie. Pa-subscribe po at thank you po sa lahat ng mga subscribers. At paki-click po ang notification bell. Ciao!